isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, nandito na naman tayo sa isang yugto ng ating pag-uusap sa panibago na namang topic. So, lahat ito ay patungkol sa ating mga tao. Sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong matuto, linangin natin ang ating kaisipan at dagdagan natin ang ating mga kaalaman para na rin sa safety natin at ng ating pamilya. Magandang araw mga kasama. Andito tayo ngayon sa isang project natin at later mag-boost tayo ng slab. Pero naisip kong pag-usapan natin ng isa na namang tanong. Kung magbubuhos tayo ng mga biga at slab, o pwede ba naputuli natin ang buhos? Instead na one day pouring operation, puputuli natin at kinubukasan na natin itutuloy. Tara, samahan ninyo ako, pag-usapan natin to. Magbubuhos tayo ng slab. Pero kung sakali na napakalaki ng volume at di kaya ang isahang buhos, ano ang gagawin natin? Pupwede ba na tayo ay huminto ng buhos at ipagpatuli ito kinabukasan? Kung pupwede, saan ba tayo pwede huminto? Saan tayo maglalagay ng construction joint? Kadalasan, hindi praktikal na magbuhos ng diretso o yung continuous na operation. Kailangan ang construction joint para tamang kasunod-sunod ng pagbubuhos ng konkreto. Please note, ang dami o laki ng ay may epekto na dulot ng ating matching at yung ating mixing capacity. Ganun din yung bilang o dami ng ating crew na kasama dito sa gagawa. At syempre, yung limitadong oras na available sa atin. Tandaan din natin, ang tamang paglalagay ng construction joint sa tamang lokasyon ay makakatulong sa magkakasunod na operasyon ng ating pagbubuhos na hindi makakapekto sa kabuuang tibay ng ating istruktura. So, ibig sabihin, pwede po patuli ng buhos kung hindi kaya ang isang buhos ng ating mga slab. Teka, unang-una, ano ba ang reference natin sa mga sinasabi natin na ito? Dahil marami yan ang tatanong sa mga pinag-usapan natin sa ating channel. Kung ano ba ang mga katibayan sa mga dinidiscuss natin dito. Well, kasama po ito sa mga pinag-aralan natin. At dagdag na rin ang actual na experience natin sa ating mga project, mapapribado man o yung mga proyekto ng gobyerno. At lahat po ng sinasabi natin ay pawang naayon sa mga prevailing na standards na sinusundan natin dito man sa Pilipinas at sa ibang bansa. Base po yan sa American Concrete Institute o ACI na kung saan naka-base ang ating National Structural Code of the Philippines o NSCP at inadapt nga ng ating code ang mga provisions ng ACI. So ito po ang ating mga naging basihan. Malinaw po. At ayon din sa ating code, construction joint in floor and roof systems shall be located within the middle third of spans of slabs, beams, and girders unless otherwise approved by the licensed design professional. So makikita po yan sa ating code NSCP 2015 section 426.5.6.2. So binigyan tayo ng NSCP o tawagin natin code ng direksyon kung paano ba ang tamang treatment sa ating mga structural members. Although discretion pa din ng ating mga design professional or ng ating mga structural engineer
kung ano ang gusto niyang mangyari sa kanyang design. The code is here as a guide for us to have a structurally safe building. So siya po ang magko-confirm kung ano ang dapat nating gawin during the construction stage. Kaya nga kung may mga issues regarding sa structural design or sa ating mga technical na interpretation ng ating mga plano, so kinakailangan natin kumonsulta sa ating mga structural engineers. Linaw po, tandaan, ang bawat construction joint ay maaring maging dahilan ng mahinang vertical plane sa sana ay monolithic na concrete member. Kaya nga, dapat located ito kung saan mababa ang stress. So under most gravity load conditions, ang shear stress sa mga flexural members ay mababa sa middle of the span. At base nga sa ACI 318, dapat na ang construction joints sa mga floor ay within the middle third of span ng slab at beam. Further, sabi sa section 3.2.2.1 ng ating ACI 224.3R-8, so sinasabi dito, desirable locations for joints placed perpendicular to the main reinforcement are at points of minimum shear or points of contraflexure. Joints are usually located at mid-span or in the middle third of the span. But locations should be verified by the engineer before placement is shown on the drawings. So joints in girders should be offset a minimum distance of 2 times the width of any intersecting beams. So in addition, NSCP section 426.5.7.2 states that beams, girders, or slabs supported by columns or walls shall not be cast until concrete in the vertical support members is no longer plastic. Meaning, kailangan natin patigasin o kailangan munang mag-set ang supporting elements ng ating beams at slabs. Ano ang mga yon? Ang column o wall. Dahil kailangan ito para ma-minimize ang potential cracking sa interface ng slab at ng supporting member na cause ng bleeding at saka ng settlement ng plastic na konkreto doon sa supporting members. So ano yung bleeding na tinatawag? So bleeding is a form of segregation na kung saan yung tubig ay lumalabas doon sa surface ng konkreto. Dahil nga ito yung may pinaka lowest na specific gravity among all the ingredients ng konkreto, so nagkakaroon ng bleeding. So bleeding can easily identified in the field by the appearance of a thin layer of water in the top surface of freshly mixed concrete. What is segregation? Segregation is the cause of bleeding in the concrete mix. So ito yung resulta ng bleeding sa ating konkreto. Segregation is the phenomena in which heavy aggregate particles settle down due to settling of heavy particles, water rises up to the surface and forms a layer. This upward movement of water also carries fine particles of cement with it. So, settlement in concrete is the cause of segregation. And according to ACI, where a beam intersects a girder, so ACI requires that the construction joint in the girder should be offset a distance equal to twice the width of the incident beam. So tingnan natin to.
kung hindi maiiwasan ang magkaroon ng dugtungan o construction joint. Huwag nating kalimutan ang mga sumusunod. For beams, number 1, provide shear key sa bawat dugtungan tulad nito. Ito ay upang maiwasan ang pag-slip ng dalawang concrete segment na ito. Dahil alam naman natin na wala ng effective bonding ang mga ito dahil sa cold joint. So, para magkaroon pa rin ng shear transfer, kailangan natin itong mga shear key. So, paano ba ito ilalagay? Kadalasan, gumagamit tayo ng piraso ng kahoy na ipinifix natin sa dugtungan. At once na inalis na natin ang kahoy pagkatuyo ng konkreto, so meron na tayong hollow na portion na tinatawag na shear key. Number 2, provide extra stirrups sa lahat po ng construction joints natin. Tulad nga nitong nakikita ninyo, so nagdagdag tayo ng additional na stirrups sa magkabilang side ng dugtungan. At ang mga ito ay may spacing na 75mm. Again, check po ulit natin ang requirement ng ating mga plano. Okay po? Ganito ang tama. Number 3, provide shear bars or Z bars. Tandaan natin na kapag ang construction joint ay nasa mid span or within sa middle third of the span, hindi naman talaga required na maglagay ng shear bars. Kasi nga, minimum naman ang shear stress sa location ng mid-span at sa within the middle third of the span. But, in case na ang construction joint ay nag-fall sa labas ng middle third, dito na tayo gagamit at maglalagay ng shear bars. Ngayon, ang tanong, gaano ba dapat kalaki ang shear bars natin? So, dyan na papasok ang structural experts natin. So, ang ating mga structural engineer ang bahala na mag-specify ng laki at dami ng ating mga shear bars. Marami po kasing dapat na i-consider sa design. Kaya, marapat lang na sumangguni tayo sa mga eksperto. Dahil buhay natin at ang tibay ng ating istruktura ang nakasalalay dito. Anyway, for this example, ito ang na-encounter natin. Gumamit tayo ng 25mm na bakal bilang shear bars. Okay po? Pero huwag tayo magpatsamba-tsamba dahil sabi ko nga, delikado po ang gagawin natin. Mas maigi na humingi tayo ng professional support para safe tayo. Ganito ang tama. Number 4, no splicing at construction joint location. Ito ang isa na dapat nating huwag kalimutan. Huwag na huwag po tayong magdudugtong sa location ng biga na may splice. Ulitin po natin, bawal po yan. Dahil nga malaki ang tsansa na magkaroon ng slip o mag-slip ang ating splicing sa location ng ating construction joint dahil mahina na din ang shear resistance ng konkreto natin dito. Kaya dapat walang construction joint sa location ng mga splices natin. Malinaw po sa atin namang suspended slab. So unang-una, mag-provide tayo ng shear key sa bawat joint o dugtungan. So, tulad ng nakikita natin, so dapat may minimum na 25mm ang lalim nito all throughout sa surface ng ating mga joint. Pangalawa, so magdagdag ng additional na shear bars sa ating mga dugtungan. Ang haba ay hindi dapat bababa sa 1 metro na 10mm diameter na rebars. At ito ay may spacing na 300mm or verify natin sa ating structural engineer for safety. Okay po? Ganito ang tama.